Sa nalalapit na World Diabetes Day, ramdam po ng isang Filipino restaurant ang lumalaking interes ng komunidad sa mas masustansyang Filipino food options. Mga pagkaing mabisa ring panlaban para iwas diabetes. May report si Teresa Redula. Madalas makiisa ang Canadian real estate broker na si Kristen Erner sa Filipino events sa Toronto. Kaya pamilyar na raw siya sa pagkaing Pilipino. Aminado si Erner na noong panahon ng pandemya, hindi siya naging maingat sa kalusugan. At kinalaunan, ikinabahala na ito ng kanyang physician. It was just unhealthy and I was big. I was 211 pounds. I had health issues. I was pre-diabetic. I had very high cholesterol. I was about to go on a very expensive cholesterol drug. And my doctors, I had an endocrinologist that was saying that you have to change your lifestyle. Sa datos ng Canada.ca, mahigit 6% na ang nakararanas ng pre-diabetes sa Canada. Halos 4 na milyon na rin o 9.6% ang mayroong diabetes. At inaasahan nilang dadami pa itong lalo sa lumalaki at tumatandang populasyon ng bansa. Ang diabetes, isang chronic condition na nabubuo kapag hindi sapat o epektibong ginagamit ng katawan ng insulin na kailangan para gawing enerhiya ang sugar. Kung hindi maagapan, posible itong mauwi sa malubhang komplikasyon sa kalusugan. Yung napapansin ko is mas nag-grow yung Filipino customers namin. 2 taon na mula nang itulak ni Chef Zarla Poblete sa sariling negosyo ang mas abot-kayang presyo ng masustansyang Filipino dining. It was a big gamble kasi everybody that I know or everybody na alam kong ano, mas na-excite sila pag alam mo yung mga pritong ano or yung mga basta yung masasarap talaga na super mataba siya. Pero now na we've been here for a year, marami din yung mga nagiging health conscious na ngayon. Predominant sa Filipino community is the high blood pressure, high cholesterol, diabetes. Nakikipagtulungan sa isang nutritionist mula 2016. Ani Poblete, karaniwan daw ang mga maling akala sa pagpapalit ng diet. To sustain the lifestyle at saka din ma-sustain nila yung needs ng katawan for nutrition, kailangan complete yung food groups. What we do with the meals that we prepare for them is meron pa rin siyang carbohydrates, pero it's complex carbohydrates, meaning your quinoa, brown rice, root vegetables like sweet potatoes, and then prepared in a way na wala siyang masyadong fat. Tapos, make sure that it's incorporated with protein, maiiwasan yung crash. Na nafe-feel, mas nasusustain ng katawan mo yung insulin level mo hanggang sa susunod na meal. Mas matagal yung release or mas mabagal yung release ng carbohydrates for our energy. Mayroon pang ibang paraan para maiwasan ang diabetes. Gaya ng pag-iwas sa paninigarilyo, pagtutok sa blood pressure, cholesterol at glucose, sapat na tulog at sapat na ehersisyo. It changes things when you are mindful of what you're putting in your body. It will change your health. Yung pagtangkilik nila sa amin, so it just shows na talagang kailangan siya ng community natin. Diabetes and well-being ang tema ng World Diabetes Day na kinikilala taun-taon tuwing November 14. Isang halimbawa ang Delectable, na posible ang masustansya at masarap na pagkain habang nakikiisa sa global effort para sa mas mabuting kalusugan. Teresa Redula, Omni News, Toronto.